Tignan natin ha, dahil si Hesa ay nag-stack ng thievery. Sipa! TikTok Sipa! Oh! Siyempre nagagawin ni Awi, matik yan! Habang si Hesa ngayon mapapa-out, pero may winter truncheon ngayon si Kose, pinagsasamak-samak ni Renny J! And H2 is still alive as well, nandito din si Yelly Hayes! Tatlo! Sa kupulan ng TNC ang wala! Yo, ngayon, that would be a good decision not to engage in fights, pero masyadong aggressive ang TNC. Pero sabi ni Awi, laban natin yan! Napalipad na ngayon si Pican, pero siya ay na-burn! Down agad! Si Dreamer na lang mag-isa dito pero pinagpa-bang-bang-bang na H2O at ni Hesa. The double H! Lagay mo na rin si Elise para triple H! And now, NXPE is playing the game! Lord Dance is real! Knock up! Nako, pumasok si Dreamer! Tinarget ngayon si H2 pero si H2 magsusurvive! Ay, nako, si H2 buhay pa din! And this time, nandoon ang real world manipulation. Tumatakbo na ang TNC! Nandito na si Yawi, takbo si Dreamer. Sinong lumipad? Hindi na nakalipad yung dinosaur! Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. The only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just trust me. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Pero instead, ibang pipiliin nila. Barat sa Atato? That's right. So it's tank na Barat para kay Light. Here we go. Split space, split ano din to sila, specialty eh. And yeah, looking at this, the Barats, obvious counter for Apakito. Yun lang, madaming talagang kailangan ingatan sa side ng TNC, especially na yung dalawang heroes na yan is fully stackable. There you go. Stack, type heroes, tapos late game damage output, physical damage. Late game ang sagot ng dalawang kupunan. Iba pa rin yung angasan dito. Dreamer versus Renny J. Meanwhile, Detsonatas mula sa likod. Iba talaga on a 1v1. Medyo naalang-alang dun si Renny J. Kaya merong angas dun eh. Ang pangalapu-lapu ni Dreamer. Pero ngayon mukhang mag-engage lang dun sa baba. Lilipat tayo sa baba dahil si Yawi ngayon ang tatamaan. Napablazing duet si Hesa. Pero siya ay inikutan ni P-God. Double kill para kay P-God. In taking down that outer energy shield ng NXPE. Naka-hunter strike na rin si Chu and this gives him additional takas factor ngayon. Kung gusto niya mang pangharas, meron. Nako, speaking of takas, hindi makakatakas ngayon si Renny J sa dila na meron si Light on this Detona. Libreng turtle na naman. May ano eh, may part ng TNC na may meron silang sindak factor na ginagawa eh. Nakaka-apekto ba ito? Nabanggit to ni Toshi kanina. It's all about the pride then between both of these teams. Kung kanila second attack, so hindi na yun pwedeng magbigay ang TNC. Kaya at yung problema ng TNC, wala silang masyadong wave clear na evident. Pero kaya itutuloy nila yung laban. Pero si H2 nakakapag-breed doon sa likod! Hesa with the Blazing Duet! Pulado kagad! So prepare sila. And look at this. Renny J will cancel the flank. Uunahan pa siya ng lipad! Wow! P-God was ready that time! This is added physical penetration talaga kay Chu combined with the Hunter Strike. This is madness na pwede ibigay ng TNC ngayon. Looking at the composition of NXPE, kailangan din nila ng isang person just to absorb everything na ngayon na iniipon yung TNC na pwede nilang maharangan na pagkuha ng Lord na to. Tignan natin ha, dahil si Hesa ay nagsastacks ng Thievery. Sipa! TikTok Sipa! Siyempre nagagawin ni Awi! Matik yan! Habang si Hesa ngayon mapapa-out, pero may winter truncheon ngayon si Kose, pinagsasamak-samak ni Renny J! And H2 is still alive as well. Nandito din si Yelly Hayes! Lo! Sa kupunan ng TNC ang wala habang si Hayes ay nag-high lang kay Light. H2 now going for the Lord. Joke lang pala, that is NXPE winning the team fight. TNC na humabol dun sa pag-engage nila mismo sa jungle ng NXPE. Kumbaga, they're trying to bait out TNC kasi merong lunok eh. Pwede nyo ibigay sila. Uy! Renny J ha? Gumuguhit yung sapak, pare! At dahil dyan makukuha ni H2 ang retribution.
After nung magpakita ni Rene J doon, medyo na-poke niya doon si Chu. Up to 40% HP yata. Pero may tropa din kasi si Rene J. Oo nga eh, pero napalalim ata si Rene J dito sa baba. Disrespecting 3 Martizi and Chu. NXPE, nakakuha na magandang space. Kalaban na yun, OSX. Oh, kung NXP ako ngayon, that would be a good decision not to engage in fights. Pero masyadong aggressive ang PNC. Pero sabi ni Awi, laban natin yan. Napalipad na ngayon si Pikat, pero siya ay na-burn down agad. Si Trimar na lang mag-isa dito, pero pinagpa-bang-bang-bang ni H2O at ni Hesa. The double H. Lagay mo na rin si Elise para triple H. And now, NXPE is playing the game. PNC na mukhang ang NXP mas nakakalamang. Pero kakagat si Light. Uunahan niya si Yawi! Naka-flicker! Yawi ngayon mawawala. Maka-kill si Chu. Chu, right now, nasan siya? Nandun siya muna sa mid lane. Gumagawa na play, pero look at Tessa right now. Let's be God. Patience. May Void Crystal para kay Haze. Sino ang titignan ng ating camera? Itong dalawang kupunan. Lord Dance is real. Knock up. Nako, pumasok si Trimar. Tinarget ngayon si H2, pero si H2 magsusurvive. Ay, nako, si H2 buhay pa din. And this time, nandoon ang Real World Manipulation. Tumatakbo na ang TNC. Nandito na si Yawi. Takbo si Trimar. Sinong lumipad? Hindi na nakalipad yung dinosaur. Nakatarget si Trimar Tish dun sa backline sa NXPE. Pero what NXPE did was pinaalis sila sa factor na si H2O na bigyan ng magandang field. Ibang klaseng swag ang pinakita ni Hesa doon sa baba. At nire-respeto na lang ng TNC dahil nasa defensive mode na sila. NXPE. Importante game. Yawi, syempre naman. With the TikTok play, Sipa. Habang nandun naman sa gitna si Light, pinapaulanan ng mga theory of everything. Sabay pinagdun, normal, normal dito. Syempre ni H2. H2 ngayon, super position. 3 more days, si Kalate ang buhay. Uy, pero walang malak sa marami. Oh my God. Kaya. This is NXPE. Buhay na buhay pa rin. At wala pa rin magbaback sa kanilang kupunan. Even though walang death si Chu dito, hindi siya makaporma eh. Hindi. Lugi kasi yung bala ng Granger. Dalawa kasi yung may bala dito sa side ng NXPE eh. Kumbaga, saving the best for last. May pangtakas nga siya, pero yun nga lang, kailangan din niya ng isa pang sustain hero para hindi siya makuha. Ang daming pwedeng makapasok sa backline. Si Yawi na merong concussive blast, merong instances na ma-activate mo talaga mismo dito yung magic damage mo sa lahat. So, this is dangerous din sa side ng TNC. They're trying to be careful din, which is a good thing. So, timing din ang gusto nilang gawin dito sa side ng NXPE. Alam ng NXPE na wala ng circling eagle. Binate nila yung purple. Maghihintay sila ng Lord. One second. Minsan, kailangan mo ng ano eh. Sa buhay, kailangan mong sumugal. Sumugal. Tama ba, OSX? Now or never. It's now or never. Is this the final Lord fight? Sinimulan na ni H2, sinimulan na ni Hesa. Sinong makaka-retry? Pinupull ni H2 at ni Yawi. Nako, H2. Masyadong mabilis. Oh! Papasok sila dito pero natutunaw yung buhay! Tunaw yung buhay ng dinosaur at nakaw! Napakaganda blazing duet pa para kay Hesa. Mawawala na rin si Kose! Triple kill para kay H2! At ngayon, TNC, kailangan na nilang tumakbo! Dahil naririnig nyo na ang sigaw ni Dogs! Baka NXP ito! Chu, takbo na din! There you go! This is game number one! At sila na ngayon ang nagbibilang ng recall 1, 3, 4, 5, hindi ko na alam kung ilan! Panoorin natin ang pagtapos! Game 1! Mapupunta sa Next Play Evos! Napaka-swabbing execution at pagtapos mula doon sa NXP. Swabe! Perfect word! At makikita natin si Tropang Midnight. Midnight White. Oo, white siya ngayon. Kasi naka-white shirt. Pero mid-white. Mid-white. NXPE with a comeback victory. At nakita niyo yung gigil nung recalls after yung last team fight. Yeah. Hindi ko makita ngayon ang isang Nathan with a 603 standing. Yep. Deadly Trinay, pasukin ni Light, pero the attack speed and yung basic attack, natunaw lang kaagad. Yeah. Hindi,